Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is September 22, 2024. Okay, take upin natin itong mga binitawang salita ng bagong hala na Executive Vice President ng PDP. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. Enlightened nationalism and federal system of government. To keep faith in 42 practices facing leftist freedom, solidarity, justice, equity, and social responsibility, self-reliance and efficiency, enlightened nationalism, and federal system of government. I will obey the laws as well as the legal orders of the newly constituted authority. So pakinggan muna natin siya at ating talakayin kung ano yung kanya mga pinagsasabi. Ito talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. Ano kaya yung gusto niya rito sabihin pagbabago? Ang iniisip ko kasi pagbabago at si Mayor Baste ang nagsasalita, di walang iba kung hindi ang Tatay Diggs style ng pamumuno. Hindi ba? So pag sinabi niya pagbabago, ibig sabihin ayaw niya yung mga nangyayari ngayon. At malamang, ang gusto niyang i-adapt ay yung mga ginawa ng kanyang ama nung ito pa ay pangulo. So, ano mangyayari kung magkakaroon ng pagbabago? Dahil syempre, sila ay magkakaroon ng kanilang mga kandidato at hindi natin mawawala sa isip ang 2028 presidential election. So, kung pagbabago ang kanyang hinihingi at dapat may pananindigan, ito ba ang ating makikitang muli pag sinabi nating pagbabago at sila ang ating binoto? Tignan nga natin. Okay, yan ba? So, pag may pagbabago, then ito ngayon ay talagang iniiwasan. At ngayon, ito ay iniimbestigahan. So kapag ka may pagbabago at sila ang namumuli, mukhang makakasigurado tayo na babalik ang EJK. Hindi pa tapos ang usapin tungkol sa ICC, hindi pa nga tapos ang usapin tungkol sa investigasyon ng Quadcom. Pero mukhang ito ang nais ng PDP. Lalo pat iniisip ni Mayor Baste, ang sigaw ay pagbabago. O, another pagbabago dahil hindi umuubra ngayon ang katulad nung formally. Ba, mukhang balik tayo ulit dito sa formally at yung patungkol dito sa DepEd 2.4 billion worth of outdated and overpriced laptops issue. Tandaan natin ha, meron pang natitira nito. Itong laptop na ito, natitira pa sa warehouse na hindi pa nakukuha ng dating DepEd Secretary na si VP Sara. Pinatulog doon sa warehouse. O, pag formally, balik overpriced tayo. Parang usong-uso ng panahon ni Pangulong Duterte, ang overprice. Well, anyway, sa ngayon, hindi natin pa nakikita kung may mga overpricing din. Pero, issue ngayon, sa panahon ngayon, yung mga sinasabing unprogrammed funds na dapat, talagang suriin din. Okay? Another pagbabago, ito ba ang babalik? Balik secret deal with China. Of course, balik si Jinping dito. Wala tayo ito talagang magawa. It will be a irritant year to year, year in, year out. Yeah, West Philippine Sea, West Philippine Sea, West Philippine Sea. Punta ka ng tribunal, what, where? What tribunal na maniwala ang China ng judgment? I will figure it out for you. Ang China ordera ng international whatever,
You have no business telling me what to do. Kayong mga scholarly, para kayong mga singer, sigurang kanta ng kanta ng kanta. Mabuti pa yung singer talaga. Sabi itong Duterte, warmonger yan. Sa Pilipinas, bilang isang welcome na opisyal ng China. Although welcome naman siya, of course, pero hindi na kasi natin inoohan ang kanyang mga panukala. Di tulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte, pag sinabing, huwag kang magtayo dyan ng structure dito sa Sandy Bar, aba oo agad. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, "Why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar?" He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Si dating Pangulong Duterte. So ganun pa rin ba ang nais natin? Kasi nais ni Mayor Baste ay pagbabago. Okay. Another thing. Anong babalik kapag may pagbabago? Ito malamang. Okay. Balik confidential funds sa VP. Especially kung ang VP ay si VP Sara. O, hindi ba nagkaroon na siya ng 125 million confidential funds na nirequest niya kay PBBM? Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. At hindi pa pala natapos doon. Maliban sa 125 million of confi funds na hindi pa na i-account ng tama, abay nabigyan din pala siya ng 500 million na confidential funds noong 2023. At syempre, separate yung 150 million confidential funds ng DepEd. San kaya ito talaga nadala? Okay? Yan ang nais nating pagbabago, hindi ba? Another thing, pagka bumalik yung sinasabi niyang pagbabago ala Tatay Digsy style, aba ay malamang ito rin ang maibalik. Balik Michael Young and the gang. O diba, ang saya-saya? Pag bumalik si Michael Young, aba ang daming mababalik. Siyempre, baka maging economic advisor siyang muli. At kapag ka nagkaroon na naman ng pandemya, o kaya mga emergency expenses para sa interest ng bansa. Kasi si Michael Young doon, negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang nag pagador, so made their entry here. Duterte also admits it was he who appointed Lau to critical posts in the government. He says he trusted Lau, who previously worked with him in his 2016 campaign team and when he was Davao City Mayor. Anong masama kung magbayad ako ng utang? Abay, sasabihin ni dating Pangulong Duterte at malamang magaya ito ni Mayor Baste. Baka lang. Eh hayaan natin si Michael Young magnegosyo. Negosyante yan eh. Ano magagawa natin? Eh gustong kumita. Ganon ang katwiran. Hindi ba? O baka kapag sila muli ang namuno, abay, mga pondo ng ahensya o departamento, eh biglang iutos ay dalhin doon sa PSDBM. At doon na mangyayari ang naganap katulad ng Pharmaly.
O ito pa, pagka pagbabago, baka maibalik ang pogo. Bakit? Eh si dating Pangulong Duterte ang nagpalago ng pogo rito. Panahon niya. Dumagsa ang Chinese workers kahit walang tamang dokumento. Diba? Bakit kailangan ng pogo? Inamin ni dating Pangulong Duterte, kailangan ng pera. At itong pogo ay naging cash resources niya. Siyempre, pag ala Tatay Digong style na pamumuno, malamang maibalik yan. Yan ang pagbabago. Ito pa. Babalik muli. Mahihirapan na namang sugpuin. Ang paggawa ng fake birth certificate para sa mga foreign nationals. At hindi lang yan. Baka makatakbo pa ang mga dayuhan bilang namumuno sa bansa. Katulad na lang nangyari kay Mayor Alice Goo. Okay? Eto pa. Malamang maibalik ito. Ang shabs smuggling. O hindi ba't pinagbibintangan or inaakusahan ng mga Duterte ang may kinalaman dito sa shabs smuggling? Well, hindi pa yan napapatunayan, pero yan pa rin ang issue. Okay? So, babalik at babalik pa rin sila sa Bureau of Customs. Hindi ba? At ito, ito ang tingin kong pinaka-importante makakabalik. Walang iba, kundi si Pastor Kibuloy. Hindi ba't ang pamilya Duterte ay talagang malapit dito kay Pastor Kibuloy? O, baka kapag sila ang namuno, dismiss agad ang kaso. Well, tignan na lang natin. Kasi tandaan natin, nung ang kaso nito ay nakabinbin sa Office of the City Prosecutor ng Davao City, dismiss agad, unanimous pa. Hindi ba? Bakit? Bah, sino bang umamin na nilalakad ang kaso niya? Munting na siya makulong ng 6 years, pero ang lumakad ng kaso niya, walang iba, kundi si Mayor Duterte. Ang mga illegal conversion of land, hindi ko malalang magpatakulong. Pag ibilang ko ako ng 6 years kung convicted, si Mayor din ang lumakad doon. Ang pay siya lumakad at pinuntahan lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. Yun ang inamin ni Pastor Kibuloy. So, ano ba bang pagbabago kaya ang aasahan natin na gusto at hinihiling nitong si Mayor Baste Duterte? Tuloy natin. At this juncture, may we ask Mayor Sebastian Baste Duterte to deliver his opening remarks. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. Bakit meron pa bang ibang choice? Marami pa ba sila? Hindi ko alam po ilang members na ha, ang PDP kasi sabi nila maraming tumalon. Diba? So, meron pa bang ibang mapipili na Executive Vice President ang PDP? Tanong lang naman. And I gladly accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na
mga kung bakit ako sumali ng sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kay puro bata yung nakikita ko dito. Pero teka lang, di ba? Hindi ka ba sumali sa PDP? Kasi ang sabi ng kapatid mo na sa VP Sara, ikaw ang magiging pambatong presidente sa 2028? Hindi daw siya. Ikaw daw ang tatakbo. Yun yata ang payo ng inyong ina na ikaw ang patakbuhin bilang presidente sa 2028. Pero nung narinig ko nagsialisan yung mga membro ng PDP laban, PDP na lang, wala nang laban. Mayor Baste, tandaan mo, ang pangalan ninyo, PDP na walang laban. Tinanggal na kasi yung laban. Okay? Isip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. Oops! Teka lang, tiba. Di ba pagka finilter mo, di ba, pag finilter mo siya, di ba, tatapon lahat yung iba, di ba, yung mga fine things, di ba, or liquid, nasasala na siya. Nalagay siya sa isang lalagyan, di ba? Tapos yung natitira doon sa strainer, di ba, yun yung tinatapon. So sabi mo, yung natitira na lang dyan, no? Yung mga natitira na lang dyan, yun ba yung itatapon? Strainer pinag-usapan natin eh. Di ba? So sabi mo, yung natitira na lang dyan, yung may mga BAYAG. So yung natitira, di ba yung sa strainer, ang natira doon, yung patapon? Di ba? Just come to think of it. Yung natira sa strainer, yun yung mga tinatapon. Tama ba ako? Kasi, kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. May nga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Tika lang, Mayor Baste. Dapat kasi tinutuloy mo yung sentence mo eh. Laban saan? Diba? Paano kang sasama kung ang mga taong ito ay lalaban? Lalaban saan? Lalaban sa EJK? Lalaban against sa mga overpricing na mga binibili ng mga gobyerno? Ng mga bagay-bagay na binibili ng gobyerno tulad sa family? Laban ba sa confi funds? Saan? Saan laban? Dapat kumpletuhin mo kasi. Hindi ka namin maiintindihan yan. Diba? Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpamatay para sa bansa nila. Wait, oo nga, ulitin natin, ano bang gusto mong pagbabago? Kasi, kung ayaw mo ngayon, yung nangyayari, so ibig sabihin opposite nun, di ba? So ayaw ng mga tao ngayon, sa mga mambabatas, na mabigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President. Sa pagbabago, gusto mo merong confi funds? Okay? So ngayon, si VP Sara hindi nagsasalita tungkol sa kanyang confi funds. Paano yung ginasusto? Ang pagbabago ba ang gusto mo is magsalita siya o magsalita ang lahat ng mga opisyal
na may patungkol, no, may issue about doon sa mga notice of disallowance. Hindi yung basta hindi ka lang sasagot or hindi ka manunumpa. Okay? So, pagbabago, nahuli si Pastor Kibuloy, gusto mo ba ibalik si Pastor Kibuloy sa kay OJC? Anong pagbabago ang gusto niyong ipaglaban? Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ang hirap mong basahin, hindi natin alam kung ano yung nasa puso at isipan. Paano makikisama sa'yo? Paano pupunta dyan sa PDP? Hindi maliwanag ang mga naisin mo. Diba? Dapat maliwanag. Para yung iba, pwedeng sumama sa'yo. Paano kung ang gusto mo pala, eh balik Tatay Digong style? O baka yung iba, hindi sumama. Iliwanag mo. O baka naman, Mayor Baste style na. Hindi na Tatay Digong style. So dapat malaman natin, anong gusto mong pagbabago? Ano yung gusto mong ilaban? Diba? Dapat meron tayong particular mga bagay na ipaglalaban. Kasi una, pinaglalaban nyo. Diba? Pinaglalaban nyo yung EJK. Diba? Kasi ikaw, gumawa ka rin ng ano eh, diba? War on drugs nung lately. Tapos biglang ang daming namatay. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasinsa kayta. Ilang araw matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, lima na ang naitalang namatay ng mga drug suspect. Diba? Pangalawa, pinaglalaban nyo yung karapatan ni Pastor Kibuloy. O paano? Yun ba? Balik tayo kay Pastor Kibuloy? O, ang tatay mo dati, pinaglalaban yung Pogo. Dahil may pera. Ipaglalaban ba natin? Ulit yung Pogo? Ano-ano yung mga gusto nyo ipaglaban? Para clear tayo. Ubantang mga matay tanan kung patyon ta nila. Pero, usara ang nas tong kasagasing ugunahuna. Ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Nako, sana nga. Yun lang nadinig ko, mahal ang Pilipinas. Sana nga, lahat ng politiko, mahal ang Pilipinas. Hindi itatapon sa waste basket ang desisyon pabor sa Pilipinas patungkol sa WPS. Aquino, siya yung presidente. So nung umalis na yung Coast Guard, hindi umalis ang China ship. So, ang naiwan doon na barko, China na. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos, nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala nangyari. Sabi, actually, in, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, puti na papel lang yan. Itatapong ko yan sa waste basket. Diba? Sana nga totoong mahal ang Pilipinas at may say sa mga issue sa panghaharas ng China, no? Sa atin, sa Pilipinas. Hindi ko na ipataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you and good evening. Ayan. Well, anyway, congratulations naman sa pagkakahalal sa'yo. Kaya lang sabi mo, kukunti na nga lang kayo at baka wala ng choice. But anyway, sana maging magiling kang leader at kung pwede,
sana magkaroon ka ng sarili mong identity at sarili mong mga naisin para sa bansa. Wag mo nang pagdaanan yung ginawa noong panahon ng tatay mo na siya nagiging problema ngayon. Diba? Nagiging problema siya ngayon, hindi pa siya nasusolve lahat. Diba? Ogo, Farmali, EJK, problema pa siya lahat. O, mga Peking birth certificate, mga maraming nakapasok na Chinese na nagpe-pretend na Filipino. O, sana maiwasan na yun kung nais ang tunay na pagbabago talaga, di ba? So, sige, tingnan na natin. Good luck na lang kay Mayor Baste at sana sa susunod mas maliwanag ang iyong pagsasalita kung saan ka patutungo. So hanggang dyan lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang iyong karapatan. Bye!